Hello mga kabayan, may bago na namang fake news tungkol kay Yorme. Gaya nga na sabi ni Yorme, ang mga taong yon ang kaitiman ng budi, sagad hanggang buto. Since hindi tumalab yung fake news nila tungkol sa class suspension, ngayon ang fake news naman is tungkol sa biography, net worth, income, cars at saka bahay ni Yorme at lifestyle. Ayoko sanang patulan yung post na yun. Natawa na lang ako nung una ko nakita. Kaso, meron pang nag-share nun sa Facebook. At ang sabi niya, foreign vlogger pa raw ang nag-cover nung post na yun. According to that post, ang kotse daw ni Yorme ay isang Rolls-Royce Phantom na nagkakahalaga ng $450,000. Well, kung nanonood kayo ng Facebook Live ni Yorme, laging puting sasakyan ang ginagamit niya. At ito daw ang bahay ni Yorme. Yan daw ang bahay ni Yorme sa Santa Cruz Tondo or sa Tondo. Saan ka makakita ng ganyang kagandang bahay sa Tondo? Kung meron po kayong makikita na ganyang bahay sa Tondo, mag-comment na lang po kayo. At yan, gawa daw ng isang parang designer, sikat na designer, yung magarbong bahay ni Yorme. At ito pa ang pinakamalupit. Ang net worth daw ni Yorme ay nagkakahalagang estimated na $7 to $9 million. Pwede pa siguro ako maniwala na 7 to 9 million pesos. Pero ang sabi niya, dollars. At sinabi pa niya, there was not enough information about Moreno's property value, but it has been estimated that his total assets could be from $7 million to $9 million. Kung walang enough information do sa assets ni Yorme, bakit pa niya pinost yun? Saan niya nakuha yung figure na $7 to $9 million? Pwede pa ako maniwala na 7 to 9 million pesos. Alalahanin po natin, bago naging politiko si Yorme, ilang taon din siya naging mati ni Idol at ilang pelikula din ang nagawa niya bago siya naging mayor. At huwag po natin kakalimutan na ang sabi ni Yorme, negosyante yung asawa niya at yung napangasawa niya is nag-aral sa Subil. So, between Yorme and his wife, natural lang na magkaroon sila ng ipon na hindi naman nakuha sa masamang paraan, kundi sa legal na mga paraan. Yung post na yon, I think, is a black propaganda against Yorme para ipakita na sobrang yaman niya. And panoorin niyo po yung post ni Alan Ebora. Dun sa video na yon, shinare niya yung powerhouse episode na kung saan na-interview si Yorme at pinakita nila yung bahay ni Yorme noong 2013. During that interview, shinare ni Yorme na meron siyang pinapagawa na bahay na tatlong palapag. Sabi ni Yorme, since may anak daw siyang dalaga, gusto niya tag-isang kwarto yung mga anak niya at may upper deck daw yung bahay na yon. So, please watch yung video na yon ni Alan Ebora tungkol dun sa powerhouse episode kay Yorme. At panoorin nyo rin po itong video na to ni Yorme na ginawa niya sa loob ng bahay niya. Ito yung in-announce niya na may free showing yung sa Maynila tungkol sa Pacquiao and Thurman fight. Ibang-iba yung interior ng bahay during the Facebook Live ni Yorme at dun sa nagpost kung gaano kayaman at kalaki yung bahay ni Yorme. Maging mapagmatsyag po tayo at mapanuri. Huwag po tayong basta-basta papatol at maniniwala sa mga maling balita. Pagkatapos ipopost pa yun sa Facebook. Ayoko na sanang patulan pero since hindi lang bilang supporter ni Yorme, bilang isang Pinoy na vlogger din, kasi medyo natamaan ako na sinabi niya, foreigner na vlogger pa ang nag-cover tungkol sa kung gaano kayaman si Yorme. Kaya naisipan ko, mag-research din, and gumawa ng, you know,
reaction video tungkol doon sa post na yun. Panoorin po natin yung video na to ni Yorme para makita nyo kung at least, di ba, masilip nyo konti kung anong itsura ng bahay niya. Wala ang battery pack mo. Siguro, kanina nga, alam niyo ba mga kababayan, nung nagla-live kami sa Loton, first time ko, no, nag-collapse ang phone ko habang nagla-live. Pero alam niyo, habang kanina, kasi alam niyo yung, alam niyo tululaway kapag bata ka, nung bata tayo, pag yung mga tatay natin may ginagawang maganda, tapos gusto mo i-try. Yung kanina yung power washing natin, ang sarap ng feeling. Nilinis mo yung madumi. So, walang kabagay-bagay. Simpleng-simpleng teknolohiya. Magandang gawin nyo sa buong Manila, pati sa mga para-barangay. So, anyway, I hope naging masaya ang buong linggo nyo. Bukas Sunday, you'll be having a good time with your family. Sana katulog na si Bunso. Hi Drake, do you miss me? Wala akong hug. Can I have a hug? Tabingin ko na si Bunso. Nahanap ako na ito lagi. Papa, why are you not going home? Lately, sinilab mo. Sinilab mo. Come here. Come here. Tabacho. Sinilab mo. Papa. Papa, what's your papa's name? Isko. Isko. Moreno. Isko Moreno. Ay, Gonzo. Diba. I also want to sleep. You want to sleep here? Where do you want to sleep? Yeah, talking to people. You go up now, Drake. You go up now.